Naaalala mo po ba siya, kaibigan? Ang bilis ng panahon, di ba? Nakakamiss yung mga bata tayo na wala pa tayong mga pinaproblema kundi ang ating laruan. Wala pang gadget, wala pang cellphone, tanging ang mga lata, tansan, papel, kahoy, ang ating mga laruan, pati ang mga dahon. Sadya nga bang napakabilis lumipas ng panahon, makakalungkot na gunitain ang ating kabataan. Namimiss natin yung mga masayang tawanan, yung mga masayang habulan na ngayon ay naglaho na. Dahil sa gadget, sa technology, mabilis na nabago ang ating pamumuhay. Yung dating mga naghahabulan, ngayon ay naging digital na. Sobrang bilis na nabago ang ating pamumuhay. Kung dati, simple lang, wala tayong problema. Pero ngayon, ang dami ng problema, ang dami ng gumugulo sa ating isipan. Napakasarap balikan ang pagiging isang kabataan. Nakakalungkot minsan sa puwang ng ating puso dahil nami-miss natin at gusto nating balik-balikan ang ating kabataan. Nang saan nakikita natin yung ating sarili na naghahabulan, nagtatawanan, kasama ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid. Na ngayon ay may kanya-kanya ng buhay. Na ngayon ay malayo na sa atin. Walang anumang bagay ang may tutumbas sa ating karanasan nung tayo'y mga bata pa. Walang anumang pera, halaga ang maibabayad sa mga ngiti, sa mga tawanan na ating ibinahagi sa ating mga kaibigan. Sadya nga bang mabilis ang oras, ang panahon, ang araw, ang buwan, ang taon na lumipas? Ang ating panahon ng pagiging isang kabataan ay parang dahon na ngayon ay luntian, bukas maaaring tuyo na o lanta na. Kaya dapat hanggat may panahon tayo na gawin yung mga bagay na ninanais natin, huwag tayong magsayang ng panahon. Ito na yung tamang time para ibigay natin yung ating the best. Gawin natin ng buong puso para wala tayong pagsisihan sa bandang huli. Ang sarap mabuhay kung gusto natin ang ating ginagawa. Hindi natin kayang pigilan ang takbo ng oras at panahon. Yung dating mga magulang natin na malalakas, pinagsisilbihan tayo, ngayon ay mahina na. Ngayon, mapuputi na ang buhok. Kung dati tayo binibihisan, pinapaliguan, sinusubuan ng pagkain, ngayon, hindi na nila magawa dahil sa kanilang katandaan. Hindi natin may pagpapalit ang naging buhay natin sa nakaraan na punong-puno ng mga kasiyahan, ng mga alaala na kay bilis lumipas sa ating isipan. Pero ang mahalaga, naging masaya tayo sa ating kabataan. Ano man yung ating kalalagayan ngayon, magpatuloy tayo para tayo umusad sa ating buhay. Mayroon Diyos na nag-iingat, nagpapala, at magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating buhay. God bless and thank you very much. Merry Christmas.